Go. Mga kasayan, maglalagay tayo ng Nipro Music sa positive trigger na motor sa Honda saka sa Rusi, sa mga positive trigger SYM. Yan. Siya kasayan, no? Bali, meron lang siyang apat na wire. Ito, yung para sa ilaw. Para pagka bumusina tayo, magbiblink yung ilaw na ilalagay natin dito sa kulay brown. Tapos itong dilaw, ito yung negative niya. Tapos ito yung positive. Tapos ito yung trigger na ating sa busina. Pagka push sa button, sa horn button. Ito siya, tingnan niyo yung ano niya. Busina niya, ha? Ito na natin gagawin. Tatanggalin natin dito sa sa kanyang sakit. Yung dalawang busina natin. Positive trigger tayo, ha? Kasi ang mga Yamaha, Suzuki, tsaka Kawasaki, negative trigger. Kailangan ibahin pa yung trigger niya. Pagtanggal natin ito, etong dalawa, ilalagay natin. Kahit magkabaligtaran, pero dahil pula, doon yun na ilalagay yung positive sa pula. Ang kulay ng positive nito ay light green. Ang kulay naman ng negative nito ay green, solid green. Lalagay natin dito. Tapos yung isa dito. Solid green. Yung negative. Meron naman itong kasaya pag tingnan nyo. Yan, meron naman siyang yung pinaka diagram. Yan. Pakita mo yan. Habang nilalagay ko dito sa kabilaan. Tapos ito yung tinanggal natin dito, kailangan lagay natin siya rito. Papalitan natin yon. Katulad nito, yung dalawang tinanggalan natin, ha, maglalagay tayo ng negative. Body ground o kulay green. Solid green. Negative ng ng Honda o itong mga positive trigger na motor. Ito, Rusi to. Rusi Yuri Wave style. Susuksok natin dito, ha. Tapos pagkasuksok natin yan, yung isa naman. Papatay na isang terminal. Ito siya. Ito yung ilalagay natin sa kulay blue. Yung isa, ha. Lalagay natin sa kulay blue sa to eh, sa horn button to eh. Limbawa sa loud horn. Maglalagay din tayo sa loud horn. Kasi syempre, stock horn to, mas mahina. Tapos, etong kulay brown, i-testingin natin sa ilaw. Para makita natin yung kung paano soba yung ilaw niya. Ito, ha. Sample lang natin yan. Talagay din natin sa negative, syempre yun na natin. Yung negative ng ng ilaw. Ayan, yung baka malaglag. Tapos yung positive dito nga sa may brown. Para mag-blink siya. Siya ba, sa kulay brown natin lalagay yung positive ng positive ng ating pailaw na gusto natin mag-blink. Manipis na yan ito, ha. Nalagay natin na ilaw, manipis yung wire. Tapos, testing na natin. Siyempre, lagyan lang natin ng pailaw para makita nila yung pailaw ni Diana. Thank you.
Ganun siya. Ito yung busina natin normal. Tapos ito naman yung ano. Paglilipat natin, depende kung di-remote siya o ano eh. Normal. Didinan niyo lang siya. Ayan, yun yung pinaka-rapid horn niya. Yun yung pinaka-rapid horn niya kasaya na. Ito lang siya. Ito lang yung gagawin natin. Pero kasaya, pagdating sa stock horn, medyo hindi maganda yung ano niya. Hindi maganda yung tunog niya. Kaya susubukan naman natin sa ano, sa loud horn yung may relay. Baka sakaling dun eh mas maganda kasi ito ginagamit sa mga truck to eh. Sa mga truck nila ginagamit yung ano. Yan, didiin lang siya. Meron na siyang kasamang ano, meron na siyang kasamang rapid horn, pansinin niyo. Ayan, rapid horn na siya. Pero pro ano lang naman ang gamit natin. Ayan. Yan, tingnan nyo lang dyan kasaya na yan yung magagamit nyo na ano, na pwede nyo gamitin. O, pagka gusto nyo mag-stay sa ano, rapid horn, eto siya. Tapos yung dito, depende sa ilaw ha. Depende sa ilaw na gamitin mo. Meron siyang ano na umiilaw. Kaya palit ulit tayo ng ano, iba. Dito lang siya. Kapalit lang siya. Medyo mahina lang talaga sa ano, sa stock horn. Madali lang naman siya ilagay. Pero mas maganda ilagay natin sa ano, sa loud horn na. Ganun lang kasayan yung paglalagay ng ano ng Nipro Music. Mas mahina lang sa stock horn kaysa sa ano, kaysa sa loud horn. Kaya maglalagay tayo sa loud horn para pwede natin pang New Year. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.